So, welcome to my vlog, Mas Day 9. So, ayun. Hindi pa po ako nakakagawa ng Q&A kasi itong nakaraang day off ko po, gumala po ako ng Taipei. So, ayun po yung naging vlog ko last day sa kakahapon. So, ngayon, meron naman po akong good news sa inyo. So, syempre, nung pumunta po ako ng Meco, syempre, kinailangan ko po ng mga requirements. So, dahil po sa naghanap ako ng mga original requirements ko dito, so, may nakita ko lahat pinasa ko sa agency na requirements ko. So, ang magiging topic natin today is my requirements. Okay? My real requirements, yung pinasa ko mismo sa agency. Kung gusto nyo pong malaman kung ano-ano po iyon, just keep on watching! Guys, so ang title ng aking video na ito is My Real Requirements or ano, kung ano na naisip ko. Basta mababasa nyo naman po sa title ko ano yung topic natin ngayon. Ngayon, nakita ko po ito. Kasi ang grand, bago ka po umalis, bibigyan ka po nila ng bag. Ito po yan. Ito po yung agency ko. Ayan. Grand Placement Agency and General Services Corp. Okay, ito po yung website nila. Yan. ISO certified po sila. So, ibig sabihin, legit po sila. At ano po sila, under po sila ng POEA. So, ayan. This is my agency. So, ang laman po nito is yung mga requirements na pinasa ko po sa kanila. So, ayan. Isa-isahin po natin. Bubuksan ko po. Isa-isahin po natin sa pinakadalawang importante na requirements po para po makapag-apply kayo dito sa Taiwan. So, ang pinakaunang importante is ito po. Passport po. Opo. Ito po ay pinaka-importante sa lahat. So, sinusundan po siya na ito. UMID ID. Opo. Yan. Sila pong dalawa. Kapag meron ka na po nitong dalawang ito, makakapag-apply ka na po. At may chance ka na po makaalis. Kaya, ang pinakauna-una po dapat na pine-prepare sa lahat ng requirements mo is itong dalawa. Kasi, ito talaga ang pinaka-importante. Na, ito yung pinakauna-una yung ipe-prepare bago kayo magkuha ng iba pang requirements. Okay. Pangalawa po, NSO. NSO po, opo. Original copy po from NSO. So, ayun. Sila po mismo magpiprint niyan. Opo. Agency po mismo ang magpiprint niyan para katunayan na may record po talaga kayo at hindi kayo, ano tawag nito, late registry. Opo. Sila po mismo magpiprint nito para, di ba, meron nito yung nakokopya lang sa recto. So, syempre, ang agency, sila mismo ang kumukuha sa NSO. So, ayun, magbabayad lang kayo sa kanila. So, sila na yung magpaprocess ng pagkuha nyo po ng NSO para mapatunayan po nila or alam po nila na hindi kayo late registry or rather, hindi peki po yung ipapasa nyo. Okay? Yun. Saka, ito. Ito. Yung municipal birth certificate, may agency pong hinihingi ito at meron naman pong hindi. So, sa agency ko po, hiningi ito, itong municipal birth certificate ko. So, ayun, pinasa ko po siya. Ayan naman, kasama siya dito. So, ayun. Sunod, yung ano nyo, record nyo sa eskwelahan, yung kahit high school graduate pwede, kasi ito high school na ito. Pinasa ko to is yung record ko po nung high school pa ako. Opo, ayan. Ano to? Form 137 yata. Nakakahiya yung grades ko. Huwag nyo lang po intindihin yung grades ko ha. Form 137. So, importante po yan. So, ayun. Original. Lahat po na ipapasa nyo sa agency. Original. So, sunod. Ito. Yung ano? Ano tawag dito? Selection? Voter's certificate. Yun. Voter's certificate. Wala pa po kayong voter's ID katulad ko. Tumatanggap po sila ng voter certificate. Opo. So, ayun. Nag-loading pa ako dito. Na. Tumatanggap po sila ng voter certificate. So, ayun na nga. Kaya, bongga-bongga. Kahit wala kang voter's ID, okay lang. Ito. Mura lang ito. 15 lang yata ito. So, ayun na. So, ayun. Ayun na po yung kumbaga, to follow. Ayun na po yung to follow na requirements. Tapos, syempre, hindi pa natatapos dito. So, guys, kapag hiningi ano kayo nito, ipapaserox nyo to ng tig-aapat. Ako sa pagkakatanda ko, pinaserox ko siya ng tig-aapat, 4 copies. So, ginawa ko 5 para may kopya din ako ng akin.
So lahat ng ipapasa nyo sa agency is original. O po, hindi po sila sumatanggap ng Xerox. Original po. Nangangawit na ako. So ayan. Peyos. Online training to, guys. Opo. Mihingi na po sila nito ngayon. Peyos. Pre-employment orientation seminar. Peyos. Opo. Importante rin to kasi online training to. So, andito po yung mga exam nyo na ma-print. Opo, through online to na ipiprint nyo rin online. So, ayun. So, online lang to makukuha itong Peyos na ito. Opo. Yan yun. Ito po yung itsura ng Peyos. So, ayun. Tapos na tayo sa Peyos. Sunod. Pidos. Original Pidos. Iisa lang po ito ng pinagkukuhanan. Pidos. Saka yung certificate na umatin ka ng orientation ng Pidos. So, ayun. Ito na po yun. So, important ito. Kasi hanggat hindi ka nagpipidos, hindi mo malalaman na makakaalis ka na. So, important itong dalawang to. Kaya naman, hindi ko na makita yung original eh. Basta, ayun na. Basta, important ito guys, Pidos. So, magbibigay naman ng ano yung agency nyo na kung kailan kayo magpipidos. Kaya, wala naman kayo magiging problema doon. So, ano naman to? Ito naman yung sa election nga. Yung kanina. Yan, ang dami ko nga Xerox kasi nga kumuha ako ng Xerox. Sunod is pag-ibig. Guys, updated na hulog. Kailangan yung hulugan ng pag-ibig nyo para naman oo, hinihingi rin nila ang updated na hulog ng pag-ibig. Tapos guys, original na copy ng resibo kung naghulog ba kayo sa pag-ibig at saka sa PhilHealth. Opo, original copy po ng resibo ang tinatanggap nila. So, ayun, marami po talaga kayong babayaran. Kaya, wala kayong lusot. Magastos talaga. Pero kung hindi naman po kayo gagastos, hindi naman po kayo makakaalis. Kaya much better na huwag nung isipin yung gastos, ang isipin nyo na makakaalis kayo. Kasi, iniisip nyo gusto nyo umalis, tapos ayaw nyo naman gumastos. Paano kayo makakaalis kung hindi naman kayo gagastos? Diba? Pag-a-apply, marami talaga kayong gastos na magagastos. Unang-una na dyan yung mga pamasahin nyo at yung mga pase-paseros nyo. Bukod pa yung mga bayad at yung mga pagkain nyo. Bukod pa yun. Bukod pa yung bayad sa mga requirements. Bukod pa yung bayad sa agency. Yan, guys. Pero, guys, isipin nyo, kung hindi kayo magbabayad, kung hindi kayo gagastos, kung hindi nyo gagawin lahat ng pinapagawa ng agency, sa tingin nyo makakalits kayo? Hindi. So much better na huwag nyong isipin yung gastos. Kasi, lahat ng bagay na gagawa ng paraan kung gugustuhin. Oo guys, magastos ang pag-abroad. Magastos talaga. Totoo naman. Magastos naman talaga. Sabi mo, wala kang pera. Totoo naman. Kasi, ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Pero isipin mo guys, kung iisipin mo na magastos ang mag-apply sa abroad, paano ka makakaalis? Paano ka makakapunta ng ibang bansa? Paano mo matutulungan yung pamilya mo? Isipin yung gagastusin nyo. Ang iisipin nyo lagi, guys, makakaalis kayo. Ayun, think positive. Huwag kang aayaw. So, yun yung naging motto ko in life. Kasi, totoo naman kasi, hindi ka makakaalis kung hindi ka gagastos. Diba? At kung gastos ang iisipin mo, mai-stress ka. So, lahat ng bagay na gagawa ng paraan kung gugustuhin, guys. Kung iisipin mo ha, kung dyan ka lang, tapos nangangarap ka lang, kahit sabihin mo nakatadahan na kang mag-abroad, kung hindi ka nakilos, hindi ka makakapag-abroad. Okay? So, that's all for this vlog. Sana nagustuhan nyo ang topic ko today. So, ayun lang naman po ang mga requirements na hiningi sa akin ng agency at pinagawa. So, ang MBI, meron pong MBI ha, travel abroad. Hindi ko lang po siya makita dito. So, eto guys. Eto, hinihingi rin to. Kaso sa embassy na to. Automatic na to makakarating sa ano nyo, sa agency nyo. So, kaya hindi ko na to inilabas. Kasi, from ano na to? From embassy, kasi isi-send nila sa agency. Gustuhan nyo ang video ko. Ayun lang po yung mga requirements na pinasa ko. Ito lang po siya. So, sana nagustuhan nyo. Kung bago ka pa lang na nanonood sa aking channel, huwag mo na po akong kalimutang i-subscribe. Yes. So, maraming salamat po kung nagustuhan nyo po ang video na to. Paki-like and share na rin po. Para po malaman ng iba. So, don't forget to subscribe my channel. So, yun lang. Merry Christmas!